Mga kaprobinsya, oh, yung ganyan natin, may mga sisiyo na. Pero ang problema, hindi namin mahuli yung mga sisiyo. Kasi napakatapang yung mga nanay nila. At hindi pa namin nabilang kung ilan lahat yung mga napisa na itlog. Mukhang 15. Napaka-cute po sa mga ganyan mga kaprobinsya. Kasi yung mga sisiyo, walang, sama-sama lang sila. Hindi katulad sa manok na pag may mga sisiyo sila, humiwalay sila sa mga kasama nila. Pero sila, oh, napaka-cute. Oh, oh, matapak oh. Mukhang 15 to. 15 lang yung napisa. Ayan. Tapos may mga itlog pa na hindi napisa kasi umalis sila agad sa kanilang itlogan. Nilagay namin doon sa itlogan ng manok. Pinalimliman namin ng manok. At asahan pa natin na may madadag pa sa kanila. Pero pag may mga mapisa doon, pailawan lang namin. Lagay doon sa kulungan. At ito po, balak po namin na hulihin sila para hindi sila mailak. Imagine nyo po mga kaprobinsya, pag 15 yung madagdag sa ating mga ganyan, tapos ganyan na sila kalaki, tapos may dalawa tayo doon, napakarami na sa ating mga ganyan dito. Tingnan nyo po, hindi sila naghiwalay. Kahit kuan, may mga kasama silang sisiyo, binantayan nila, baka may umataki or may humuli sa kanilang mga sisiyo. Pero balak namin na ilagay namin sila sa kulungan para makakain sila ng maayos yung mga sisiyo. Na-episode na daw? Pila ka buong episode? 4. Yan. May nadagdag na 4. Antik na. Gibutang na ito sa kulo ato. Gibutang na ito sa Jersey Giant. Kuan ba? Napay wala mga piso? Na. Natiktik ka na po. Nanam sa mga pinagpita. Yung pila ka buong itlog gibutang niyo ane? Ayo. Namatay? Wala kagawas? Sayang oh. Hindi siya nakalabas mga kaprobinsya dahil sa tigas ng shin. Mati diha. Ay, talabang diha. Patay. Dalawa din yung ginya dito. Daming itlog. Sos. Napa yung gibutang are? Yan po ang nangyari sa mga itlog ng ating ginya. Kasi hindi sila sabay-sabay na nang itlog. Naghalo-halo lang sila. So yung iba, una napisa. Tapos yung iba hindi. At yung ginawa namin, nilagay namin dito yung hindi napisa. At hindi po 100% yung resulta. Apat lang yung napisa ngayon na itlog sa ginya. So 14, 15, dagdagan ng 4, 19. Pag mabuhay lahat yung 19, napakarami ng ginya. Napakabilis lang lumaki sa unang ginya dito na dalawa. Ilan yung po mga kaprobinsya oh. Yan. Yan. Pero hindi ko po alam kung ano yung palatandaan sa mga ginya na mga maliliit pa. Lalaki ba or babae? Napaka bilis lang dumami sa ating mga alaga dito. Sa ginya pa lang, wa na. Imagine nyo po, pag mabuhay lahat yung kahit 20 heads lang yung mabuhay, pag mabuhay lahat yung mga sisiyo natin ng ginya, gano'n na kaingay yung area natin dito. So ngayon oh, marami tayong sisiyo dito. Sisiyo ng manok, sisiyo ng pabo. Yan, sisiyo ng pabo. May sisiyo ng gansa dito. Tingnan niyo po. Sisiyo ng gansa dito. Sisiyo ng pato. Ito yung nangitlog doon sa puno ng kahoy, puno ng jimilina.
Yan. At dito may pato din. Pero wala ng nanay, oh. Yan. At may manok pa dito. Ito malapit na itong mga pakawalan, oh. Pwede na itong palabasin natin sa sundang linggo. Manok. Yan. Dito. Meron pa dito. Ganyan po karami yung ating mga alagang manok dito sa ngayon. Yung mga sisiyaw, pag makalabas sila lahat, napakarami na. Pero sa ngayon, palagi po tayo nagkatay ng manok sa mga nakaraan. Sampo po yung kinatay natin. Tapos sa sunod ng mga araw, magkatay naman tayo. Kasi may mga bisita tayo dito. Subukan namin na hulihin yung mga sisiyaw ng ating ginya. Ito na. Abuga, abuga to. Abuga. Yan. Napakadali lang ulihin, oh. Kato, tabi ito, sarito. Pila ka bok diha? Isa. O, salaman? Arto diha. Ayan. Sakpan? Huwag po kayo mag-ala. Kami yung bahala sa mga sisiyaw ninyo. Ang gagawin ninyo, mag-itlog naman kayo ulit. Yan. Wow. Parang mga kuan ba, mga quill. Yan po mga kaprobinsya, oh. 15 isla nga wala makuha. 15 isla lang makakain ng maayos mga kaprobinsya. Pag hayaan lang natin na kasama yung nanay nila. Lagyan lang namin ng ilaw. Doon namin sa kusina ilagay yung ating kulungan para mamonitor namin palagi. At may apat doon na nasa itlogan. Kunin din namin yon. Siyam yung mga sisiyaw natin dito. Kasi yung apat dun sa petlugan ng manok, kinuha namin. Lagyan natin ito ng karton. Anig ba? Para makaapak sila sa kwan. Ngayon, i-deliver namin yung babaeng baka. Para hindi kami mahirapan sa pagdala. Yung nanay niya dalhin din namin. O, itong inahandong. Gol, isa na lang yung kasama mo dito, Gol, na maliit, si Marimar na lang. Oop. Huwag kang tumakbo. Ito, nanay ni Mari. Gusto sumunod dito ang gulo. Pati si Marimar. Uy. Gulito itong mga gagmay daw. Gusto lang sumunod. Gusto lang sumama. Ah. Yan. Sumunod ka sa nanay mo.
Walang problema, oh. Umiyak si Kuan, Marimar at si Tenggol. So, bye-bye. Yan, oh. Basta kasama yung nanay, walang kahirap-hirap. Yung ganyan natin, oh. Oh, malaya na sila makakalakad. Wala nang pabigat sa kanila. Hinahanap nila yung kuan. Saan kaya yung mga sisiyo natin? Hinahanap nila ba? Abot dito doon, kinalang gunitan to kuan doon. Lati o niya kayo. Taga rito naman sa aming barangay nakabili sa ating baka mga probinsya. So yun na po, kailangan natin isakay sa truck. Maglakalag kami doon sa baryo. Doon namin sa baryo ihatid. Pagkabilis maglakad, oh. Baka natin, oh. Walang hirap-hirap sa pagdala. Basta isama lang yung nanay. Pero pag hindi pa namin sinama yung nanay sa ngayon, delikado. Lalo na na hindi sanay na ipasuli yung mga alaga natin. Sumama si Bunbun, oh, sa paghatid sa ating baka. Tinanin po yung mga tubo dito, oh. Laya na. Nagsituyuan na yung mga dahon, oh. Dahil to sa indinyo. Mabilis maglagad yung baka natin, oh. Tingnan natin kung hindi ba umiyak yung nanay pag alis namin ngayon. Ano? Umiyak na siya. Success na po tayo sa ating paghatid. Ha? Wala na kayong anak. Uwi na tayo. Huh? Hindi na siya umiyak, oh. Pero yung anak niya ngayon, sigurado tayo na umiyak siya ngayon. Naawa sana ako kanina mga kaprobinsya nung umalis kami na nagsiiyakan sila si Tanggol at si Marimar. Pero no choice po tayo. Marami na po tayong baka. Tapos babae po siya. Yung ibininta natin. Binago, SKD na mong dala. Kapo, ito kayong mga atin sa bahuol. Samot kaluya. Patay po. Uminom siya. Let's go. Yung baka na to mga kaprobinsya, nakastahan na to at si Bugi na yung nagkasa sa kanya. Tingnan natin, hintayin natin kung gano'n nakaganda or gano'n nakagwapo yung magiging resulta sa kanilang anak.
At yung kubo para sa ating manok, oh, na Jersey Giant. May screen na. Konting days na lang. Nailipat na natin dito yung ating mga Jersey Giant na manok. Yung mga aso natin na sa loob. Excited na po tayo na makita yung mga manok natin dito sa loob. Pero sa ngayon, aso muna yung nasa loob. Si Ulapo at si Yamyam. Sa mga hinakapanood sa una natin mga video, yung kubo natin dito, yari lang to sa kawayan. Hindi po kami gumamit ng pako. Yan lang, mga kawayan lang, tinusok lang namin ng kawayan. Tapos yung bubong natin, dahon lang ng niyog. Yan. Ang sistema po natin dito, ilipat-lipat lang natin to, yung kubo natin kahit saan. Hinto masyadong mabigat. Pero nibugat-bugat dyan sa na natupan daw graja po rin eh dyan natin agay matang-tanga rin ang kwande sa may natira pa kami ng lambat oh extra lang yan sinadya natin na medyo marami yung bilhin natin para pag matira may mamalit tayo pag may butas. Dito yung pinto. Tapos dito po may butas din para pwede sila makalabas dyan pag gusto nilang mabilad sa araw. Tapos lagyan din natin ng screen. Mga 10 feet siguro yung ilalagay natin dyan. O ganon. Pwede natin habaan. I-control lang natin yung mga galaw nila. Hindi lang tayo maglagay ng mga laking bakod. Lagyan din ng lambat yung panulong para hindi sila mapasok ng ibang manok. Baka awayin yung mga kuha natin, mga manok natin na lalaki. Sa mga lalaking manok natin dito. So hindi sila pwede na magaluhalo. Baka lang sila dili na dyan sa okay na kaya na. Kung sulod ah. Buli. Ari dyan. Sila na. Sabi sila pa ko sa padre. Ilang ulo daan. Sulang gam ano yun siguro mukuha. Sinadya natin na hindi tayo gumamit ng giro para sa bubong para makaminus tayo sa gastos tapos malamig din hindi siya mainit. At yung alaga ating onggoy bigyan natin ng pagkain. Ito po goy, konsumo mo goy. Siro kaka goy. Yan. Ay, tanaw na yung sura, God. Diyan ka lang muna, ha? Kasi pag makalabas ka, manggulo ka sa ating mga alaga. Okay lang sana pag hindi ka manggulo. Tingnan natin kung ilang saging yung maubos niya. Ubusin mo yan, Goy. Tsaka natin dagdagan pag maubos yan. Pakal, God.
Maliit lang ang siya ng unggoy mga kaprobinsya. Madali lang mabusog. Ayaw lagi. Dinitawa niya agad yung isa oh. Yan po ang unggoy. Dangan kayo ba? Hulog ito no. Mana? Tapos pagbigyan naman natin siya ng isa, bitawa naman niya yung isa, so masayang lang. Kiap. Pagbigyan natin oh, tingnan niyo po, binitawa niya yung saging. Pagbigyan naman natin siya, kuha naman siya. Oh, tama na goy. Ubusin mo muna yan. Tama na. Para ang unggoy niyo. So yung mga manok natin na Jersey Giant oh. Yung babae. Parang black asurop lang. Yan, tingnan niyo po yung itsura niya. Yung itim parang black lang, black asurop. Mga set kilo at kalahati na to. Malapit na siguro ito mag-itlog mga kapubinsya. Subukan natin na magparami ng Jersey Giant na manok. Pero ito, iba yung kulay oh. Gray. Yan. Pag pagkawalan natin ito sa labas mga kapubinsya, walang bakod. Hindi ito magkasampa. Walang pakpak oh. Walang pakpak. Iba yung kulay niya sa isa. Pero yung mga manok natin, hindi tayo sigurado kung mga pure na ba sila. Nag-rely lang tayo sa may-ari, sa pinagbilihan natin. Pero sabi niya, mga pure to, pure Jersey Giant. Ay mga ganito tayong kulay dito dati. Pero nung mga sisiyo pa sila, hindi po ganito yung kulay nila. Nagbago lang sila ng medyo lumaki na. Kailangan po natin silang ihiwalay ng bakod para hindi sila mahaluan ng mga manok natin dito. Para pure Jersey Giant yung lumabas. Mga malaki yung katawan, no? Ibang-iba lang sa ating mga manok dito. Yung itlog dito mukhang malaki siguro. Hindi katulad sa ating mga manok na native. Kailangan natin ihiwalay yung mga manok natin na Jersey Giant para hindi mahaluan ng ibang native, ibang lahi. Para pag may gustong mag-avail, pwede tayong magbinta. May mga sisiyo tayo dito oh, na palagi nag-away-away. Ang gagawin natin, pakawalan lang natin sila. Kawawa yung kuan. Palagi umiyak. Inaway nila yung kapatid nila. Para di mo mag-away, buyan ta mo. Yung maliit lang yung itira natin dyan. Yung mga manok na shamo, mga manok na asil, mga matatapang yan, yung mga sisiyo nila, nagpatayan. Pero hindi rin tayo nakapagparami sa ating mga shamo dati. Kasi yung sakit na dumapo sa atin doon sa Area 1, yung sakit na Marex, at hindi po tayo nagbakuna, yun siguro ang dahilan kung bakit tayo dinapuan ng sakit na Marex sa ating mga manok dati. Pero ngayon dito, mukhang wala naman, yung mga manok natin na native, dumami naman sila ng husto dito. Yung mga manok natin dito na mga upgraded, dumami naman sila ng husto.
at palagi po tayong nagkatay. Halos araw-araw kami nagkatay dito pag wala kaming ulam. Yan po ang pang-ulam namin, manok, at saka pabo, at saka pato. At yung mga parakits natin, oh. Walang tigil po sa pagdami yung mga alaga natin dito. Hindi na po natin nabilang yung mga ibon natin dito na parakits. Kasi marami po sila. Ay! Yan. Apat. Ito. Wala nang problema yung mga ibon natin dito. Marami na tayong tatlogan na nilagay. Oh, oo, may inakay na naman, oh. Yan. Apat. Dito. Wala pang laman dito. Yung naiisa natin Java, yun na katulad dati na pag kumasok tayo dito, lumapit agad sa atin. Pero ngayon, oh. Ayaw na niyang lumapit sa atin. Mga kaprobinsya, kain na po. Ito yung pagkain namin, oh. May kamuting baging binigay sa aking pinsan, tilapia. May gulay, adobong talong, kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Maingay yung ginya namin, oh. Sisiyo pa lang yan. Paano na kaya pag lumaki yan, yung mga ginya na yan? Alisa ko pa na. Dain na po na sa tambal niya. Ang masalat itong manambal rin nagpresentar. Diba daw? Diba daw? Diba daw? Unyon. Okay.
Dung. Uy. Yan naman ang uy. Ano yun? Dung. Yan naman ang uy. Kaog mayo dong. Para manambok ka. Onoy. Ay ka na. Kaya gaman na yung gumunta si Naro. Huwag pa mamay ko pare. Pero magkatong arang idlog sa itong manok dito ng mga paitas bariyo na. Hindi ko ba yun? Tagmay yun. Pastor ka na isa. Doon kayo, hindi na mahurot na tugaon doon. Yung nabi, mahurot na tugaon. Ay, kimi-kimi. Nga, kailangan kita makihaw manok niya. Oo. Tama ka.